ka? Ano ba yung pinaka-aabangan mo pa sa future since napagkwentuhan na natin yung mga past ano natin sa volleyball? Pero ikaw, ano yung pinaka- Ikaw, aabangan kita sa labas ng gate. Nukuloko. Oh my gosh, Kim! Hello! Ay, naku, grabe. Ano? Excited, excited. Hindi, sobrang tagal na kita hindi nakakausap, di ba? Nga, oh. So, kumusta ka ba? Kumusta na? Oo nga, kumusta ka na? Ano, okay lang. Medyo nabitin kasi, di ba, ano na, nung nakaraan, pa-start na halos tayo eh. Wow. Kaya lang, excited! Sana all may tayo. Hindi, di ba? Pero, alam mo, napatawag ako kasi nakakuha ko ng card. Ready ka na ba? So, sa card na to, parang may rap-rap rap yan. From, mga! Hindi naman, isa lang. Pinakabalang kita. So, may question tayo dito from our Puso Pilipinas family. Mm. Okay. Nakabahan ako? Ano ba yan? Tungkol saan kaya yan? Ito na nga, babasahin ko na. What is something that gives you hope for the future? Again, candidate number one? Siguro, yung pinaghuhugutan ko na lang din siguro. Kasi yun yung iniisip ko sa every time na may anxiety ako. Nag-na-anxiety ako, yung punong-puno ng naisip ko yung mga uncertainty sa buhay ko. Yeah, siguro yung ano. Hindi, siyempre, ang hirap eh. Ang hirap kasi ngayon eh. Siyempre, ganun. Tapos, siguro sa akin na, yung family ko na lang din. Kasi talagang ngayon, ano, parang ngayon lang ako sobrang nakapag-spend ng time sa kanila. Ano naman yun, di ba? Grade, ang grade pa lang tayo nung nag-start tayo mag-volley. Bas, diretso high school, nasa Manila na tayo. So, ayun, siguro, yun na lang din talaga. Iniisip ko yung kung ano kasi ako ngayon dahil din sa kanila, syempre. Tsaka, ayun, lahat ng ginagawa ko para sa kanila. So, kung ano man yung uncertainties, ano man yung mga naramdaman natin ngayon, ready akong i-face yun para sa kanila. Hindi, pero alam mo, totoo, I think we were separated, not naman separated, we had to move to Manila at a very young age, mm-hmm. Di ba? At 12 years old, magkasama na po kami ni Kim. And, wag mo sabihin yung age kasi masalaman nilang matanda ka na. Grabe ka. Yung family talaga na. We can't even go back home kasi syempre, lagi may training or magtitipid din kami sa pamasahe kasi late na kasi rin kami nakaka-uwi. Kaya, totoo, yung family talaga, something na nakakapagbigay sa atin ng hope. For me naman, wow, biglang naging seryoso. But for me, I think what something that gives me hope talaga is we're everyone, I think most of us talaga are on the same page right now, di ba? And I believe that most of us are trying to parang look for answers, look for the solution, and yun yung nakakapagbigay sa akin ng hope as of the moment. Lalo na sa nangyari na unity natin sa volleyball, di ba? Before, talaga, halos lahat din naman tayo, yun yung ini-aim natin. And yun yung hino-hope natin for Philippine volleyball. And ngayon nangyari na. So, kahit sa nangyayari sa atin sa country natin, yun yung nagbibigay sa akin ng hope. Grabe, no? As in, ang dami din talaga natin pinagdadaanan. Lalo na tayo mga athletes, di ba, Kim? I feel like lahat tayo same na pinagdadaanan. Ngayon lang tayo na lay off, na hindi nakakapaglaro for the past year. Oo, saka ang tagal sobra. Ang tagal sobra, di ba? Makapagbakasyon man tayo, ilang weeks lang, walang isang buwan, di ba? 2 weeks at most na lang siguro. Pero, yun. Pero siguro kaya ganun. Ano eh, mas maganda yung reward siguro kaya medyo matagal yung ano natin. Pero yan. Kim, kwento mo yung ano natin, yung experience natin ng high school pa lang sa UST. Pag pumupunta tayo ng game, naglalakad tayo. Hindi, yung fourth year na ba tayo? Hindi ko makakalimutan yung doon yun eh. Oh my God, totoo! Shock! Diba, naglakad tayo sa bahan. Champion tayo nun. Oo, shocks na to. Hindi, pero yung isa sa pinaka best memory ko talaga when nasa high school tayo was
nanood yung buong family ko. Naalala mo ba yun? Tapos nag-picture kami. Tapos yun lang yung isang kaisa-isang picture ko na kompleto kami na nanood yung buong pamilya ko. Hindi ko alam kung panalo tayo or talo tayo nun. Pero super saya ko kasi first time nanood ng grandparents ko, mga kapatid ko. So, yun lang. Yun yung best memory. Ikaw, ano yung... Hindi, yun nga yung sinasabi ko nina. Yun kasi talaga yung best memory ko. Kasi super naalala ko yun kasi si Jaja... Di ba ang tangkad na? Oo, yung undoy. Akala ko mababa lang. Oo. Dahil pag lusong ko, nakakainis ka, Kim. Oo, totoo nga. After... September 29, 2013 ba? Parang ganun. Huwag na, basta ganun September. Oo, huwag na natin ibigay yung date pala. Sorry naman. Hindi, pero yun, nakita ko rin yung hard work talaga ni Kim simula nung bata pa hanggang sa college. Kaya... feeling ko na nag-college siya, nahirapan man siya, pero kayang-kaya niya. Wow, kayang-kaya. Oo, kayang-kaya talaga ni Kim na dalhin yung team din nila. So, wala lang. Wow, grabe naman, Kim. Ako naman. Sabi mo na nga ba ako yung idol? Idol talaga kita. Ano ka ba? Hindi po dahil kay Kim, wala po ako dito. Hindi, totoo yun talaga. Kim, thank you so much. Wow. You're welcome. Grabe. Ito na talaga yun, Kim. Joke lang. Sino ba kasi talaga mag-aakala, di ba, na after college meron pang pro? Kasi di ba dati naman walang ganun? Siguro kung meron dati pro na after mo mag-graduate ng college, ano kaya tayo ngayon? Oo. Kaloka. Kasi parang ang goal natin when we were kids, di ba, it's really to study and parang have yung scholarship lang. Mm-hmm. Wow, scholarship sorry po. Yung para makatulong tayo sa family, di ba? Mm. Yun yung goal talaga. Ikaw ba? Gano'n ba katagal inintay itong magkaroon tayo ng Unity League kasi nisa na lang tayo? Ah, grabe na tayo. Gano'n katagal? Oo. Inintay mo ba siya? Nakita mo ba siyang mangyayari din gano'n? Kasi Kim, nagsimula tayo talaga na parang naglalaro lang tayo for high school and then we went to college. Tapos I think one thing na parang one league na nilalaruan natin was Shakey's V League pa, parang pati sa high school, 'di ba? Yun nilang nilalaruan natin. Before ata tayo mag-graduate, nagkaroon ng mga different na leagues din. Tapos we feel like it really will help the sport grow din kasi syempre madaming opportunities for mga players, 'di ba? Galing, no? Parang na-imagine mo ba na maglalaro na ulit tayo? I mean, magkakalaban tayo, mapupunta tayo sa isang liga. Lalo na, we came from like different leagues din. Ano ba? Wala eh, kasi sa amin, sa akin as a player, kasi yun din yung nilook forward ko talagang magkaroon ng isang liga kasi para naman sa ikaangat ng ekonomiya ng volleyball ng Pilipinas yan, di ba? Alam mo naman yan. Para for President po, Kim Fajardo. Ayun, tsaka yun nga, yung competitiveness ng lahat. Mm-hmm. Parang mabibring out pa nila lahat. Yun. Oo. Parang, diba? Grabe, no? Grabe. Mga bata pa tayo na naglaban tayo. I mean, like, alam mo yun. Yan. Oo. Pero ikaw ba, ano ba yung pinaka-aabangan mo pa sa future since napagkwentuhan lang natin yung mga past ano natin sa volleyball. Pero ikaw, ano yung ikaw, kakabangan kita sa labas ng gate. abangan ka pa sa future. Abangan ko talaga na one, syempre, matuloy na talaga at makapaglaban-laban na tayo. At syempre, makapag-entertain at makapagpasaya tayo ng mas marami pang tao and maka-inspire pa tayo ng mga younger generation. Yun talaga, isa yun sa mga nililook forward ko talaga. Ako sa ngayon, hindi, sa bukas. Ngayon na nilong forward ko, syempre, yung makabalik muna talaga yung volleyball. Mm-hmm. Ay, hirap eh, di ba, syempre? So, ayun. Tsaka, yun nga, syempre, yung makapaglaro na tayo. Kasi ang tagal na talaga eh. Hindi na nga ako nakakita ng net eh. Mosquito net siguro, yun lang. Padalan kita ng net, blood game ah. Ayun, di ba? Ayun, tsaka... ano ba, sa volleyball in general, siguro yung makasabay tayo sa ibang bansa. Definitely. Diba? Matinding trabaho pa pala. Oo. Kala mo pa bata eh. Oo nga eh. Sana pero ganun, talaga. No? Oo, grabe yung mga ano natin. Hinuhog na. Tingyan ng corona. Corona. Pero malay naman
natin, di ba? Oo naman. Hindi naman na malayo eh. Oo, kasi andito na tayo sa iisang liga. Tsaka ito, hinuhope lang din natin before. Ba't nangyari na din na magkakasama na tayo? Nandun pa rin yung hope na magkakaroon tayo ng iisa talaga ang aim natin para sa Philippine volleyball. Oo. Grabe. Lalim ah. Hindi naman. Nakaloka. Kasi idol talaga kita Kim. Alam ko yan. Sabi ko na nga ba, yun talaga yung pupuntahan itong tawag mo sa akin na to eh. Hindi, para pero, sabihin mo sa akin yan. Pero sana mabigyan mo din ako ng oras next time. Ay, kung ganun ah. Nakakaloka to. Nakita ko rin yung hard work talaga ni Kim simula nung bata pa hanggang sa college. Kaya feeling ko na nag-college siya, nahirapan man siya pero kayang-kaya niya. Wow, kayang-kaya. Oo, kayang-kaya talaga ni Kim na dalhin yung team din nila. So, wala lang. Wow, grabe naman Kim. Ako naman. Sabi mo na nga ba ako yung idol? Idol talaga kita. Ano ka ba? Kundi po dahil kay Kim, wala po ako dito. Hindi, totoo yun talaga. Kim, thank you so much. Wow. You're welcome. Grabe. Ito na talaga yun, Kim. Joke lang, joke lang. Na-imagine mo ba na maglalaro na ulit tayo? I mean, magkakalaban tayo, mapupunta tayo sa isang liga. Lalo na, we came from like different leagues din. Oo. So, ano ba? Wala eh, kasi sa amin, sa akin as a player, kasi yun din yung nilook forward ko talagang magkaroon ng isang liga kasi para naman sa ikaangat ng ekonomiya ng volleyball ng Pilipinas yan, di ba? Alam mo naman yan. Para for President Kim Fajardo. Ayun, tsaka yun nga, yung competitiveness ng lahat. Mm-hmm. Parang mabibring out pa nila lahat. Yun. Ano naman yun, di ba? Grade pa lang tayo nung nag-start tayo mag-volleyball. Tapos diretso high school. Nasa Manila na tayo. So, ayun, siguro yun na lang din talaga. Iniisip ko yung kung ano kasi ako ngayon dahil din sa kanila, syempre. Tsaka, ayun, lahat ng ginagawa ko para sa kanila. So, kung ano man yung uncertainties, ano man yung mga naramdaman natin ngayon, ready akong i-face yun para sa kanila. Wow, grabe. Hindi, pero alam mo, totoo, I think we were separated, not naman separated, we had to move to Manila at a very young age, di ba? At 12 years old, magkasama na po kami ni Kim. And, huwag mo sabihin yung age kasi malalaman nilang matanda ka na. Grabe ba? I'm Eliza Valdez. I'm Kim Fajardo. So how old are you guys? I am 16. 15. How long you play beach volleyball? This is the first time we join in the international competition. Because we're both indoor players. So when you change, is it difficult? Because in indoor it's wood, right? And then much different. And yeah. Right. It's soft. It's softer. So you two play together. Yes. But must you know each other well? Of course. But you have to know. What do you know about each other? we're teammates since we're 11 years old. Yes.